yung mga cheque na pinapakita nila, usually, fake yung income nila and fake yung results. Kasi nga, open yung kamadas pa nila. Yung mga top earners doon, di ba? Pag nakakita tayo ng malalaking cheque, akala natin, solid na network yun. Pero, 90% talaga, hindi na talaga. Kaya, huwag tayong madadaan sa hype. No? Hype ang tawag doon eh. So, huwag tayong madadaan. Hello everyone! Welcome to Invested Lifestyle. I'm Elaine, also known as the Dream Stealer. Scam sells your dreams, and I steal it. I'm also what they call negative, at the reason why you're still alive. If wala pong negative na tao sa mundo, for sure, we're already eaten by predators. So thank you, negative ancestors. Anyway, we have a very special whistleblower video. I had to cut it dahil dalawang oras pong nagsalita ang ating witness. Yung iba pa ulit-ulit lang sinasabi niya, minsan umiinom pa siya ng tubig at naghahang yung computer niya. For transparency, the link of the full video ay nasa description below. She is a self-proclaimed hashtag GodMadeTrillionaire. So apparently, mas mayaman pa siya sa top 4 richest men in the world combined. Sobrang amazing. Some might say na it's too good to be true and it's super made up. But they are just dream stealers like me. Speaking of negative but hater, alam natin na sikat ang MLMs for toxic positivity. But ang world-class training natin ngayon ay about how Iamworldwide is different than all the MLMs with multiple accounts. At ini-expose ni VP Aika ang mga galawang scam ng dati niyang MLM pati na rin ng mga ibang MLM sa Pilipinas. Pag ako ay nagsasabi ng totoo, I'm a hater. Pag sila, training. Pero umupo tayo na maayos para hindi tayo malaglag sa upuan sa ating papanoorin. Ito ang mga sasabihin ko sa inyo, realities lang ko. No, hindi tayo naninirap kasi galing din kami sa multiple before, multiple accounts, experience namin. So itong sinasabihin ko sa inyo, realizations namin ito. Okay? Tapos naging ko siya simple guys. Ang purpose kung bakit nag-multiple accounts sa iba, bakit ino-offeran tayo before ng 3 accounts, ng 7 accounts, ng 15 accounts, para kumita ng malaki. Okay? So, yun yung purpose kung bakit multiple accounts, para kumita daw ng mas malaki. Okay? Pero, di ba, minsan, alala ko nga ito before, pag nagpapa-pay-in kami before sa multiple accounts, sinasabi namin, ma'am, dito, mas malaki kikitain mo pag 7 accounts ka, pag 15 accounts ka. Ang sinasabi namin before, para kumita yung tao. No? Kailangan niya mag-multiple accounts para kumita yung tao. Pero in reality, kaya namin siya pinagpapa-multiple accounts para kumita kami. Pero alam naman namin, di ba, iba, mga newbies, mga new blog, OFW pa iba, pero alam naman namin, in reality, it's funny. It's so funny. Victimizing people is so funny. Na hindi talaga niya mamamaximize yung multiple accounts, no? So dati, hindi namin alam yan. No? Hindi kami aware sa ganyan. Na-realize na lang namin yan yung nag-one account na kami. No? Kaya ngayon, gusto kong i-share sa inyo para aware kayo. Okay, let's start. Realizations. For years, binibentahan nila ng multiple accounts yung mga tao at sinasabi nila na, oh, para dumami yung pera mo. Pero sa totoo lang, kaya nga sinasabi ko, multiple accounts is niloloko mo lang sarili mo. So, nung ma-realize nila yun, wala lang. Pangit pala yun. Pero, binalik ba nila yung mga pera? Nakonsensya ba sila na, ay, scammer pala ako dati? Not really. At scammer sila dahil scamming is a deceptive scheme. Kahit sabihin nilang hindi nila alam yun before, alam na nila ngayon, pero hindi naman sila gumawa ng paraan to make amends. So, awan ko, para sa akin, hindi enough na na-realize ko. Dapat ibalik ko yung pera sa mga taong pinagsinungalingan ko. Kahit hindi ko alam, sabi nila hindi nila alam na nagsisinungaling sila. I think that's the right thing to do. Sa Iamworldwide, number one, rank-based income tayo. For example, may pumasok na 100 accounts sa'yo. Since 10 pairs per day lang yung maximum nila sa company nila, 10 pairs lang, yung 10 accounts lang yung magpe-pair sa'yo. So nakakasunod kayo ah. So 25,000 yung income, no? So less fifth pair, yung 25,000 guys, gross income yan. Okay, gross income yan, hindi pa net yan. Less fifth pair pa. Anong ibig sabihin ng fifth pair? Fifth pair, ibig sabihin nun, every fifth pair, gift certificate ang equivalent mo. Ibig sabihin, sa 10 pairs, meron kang dalawang fifth pair, right? So ibig sabihin, 5,000 yung equivalent ng gift certificate nyo. Nakakasunod ba guys? Ayan, tama si Rachel Mariong. 8 pairs lang yung bayad as cash. So nakakasunod. So in short, ang net na income mo is 20,000 isang araw.
gets? Merong 7 days sa isang linggo. Sa ibang company, 5 days lang isang linggo. Ibig sabihin, yung 3 days counted as 1. Okay? So, yung 20,000 per day na maximum income mo, pag in the future, everyday na nangyayari na may pumapasok na sa'yo ng 100 accounts, example lang naman to, kasi ito, sobra-sobra yung pumapasok ngayon, di ba? For example, everyday na nangyayari 100 accounts na pumapasok. So, instead na 20,000 times 7 days, 5 days lang sa kanila. So, 100,000 per week lang yung maximum income sa kanila. 100,000 per week times 4 weeks, that's 400,000. Ibig sabihin, ang maximum income nila per week, per month, is 400,000. Okay? Clear tayo dyan, ha? Nakakasunod. Malinaw yung presentation. Ngayon, ganito guys, di ba flash out yung 90? Di ba 10 pairs per day lang sila? Given na everyday na may pumapasok na ganito, ha? So, yung 90 flash out yan, di ba? Alam nyo ba yung stronger side mo or yung binabanggaan mo na side? Napa-flash out lahat yan. So, back to zero ka dyan. Okay? No strong leg retention sa kanila. Malinaw ba? No? Baka sabihin ng iba, Aika, ako nga, hindi ko pa na-experience yan eh. Kaya ko ba yan? Di ba? Yung iba, ganun yung thinking. Sa una, hindi mo pa ito talaga mararamdaman, no? Lalo na pag bago ka, sa una. Pero pag ikaw, pag builder ka, pag seryoso ka, pag long-term ka mag-isip, dadating at dadating ka dyan. Kasi nangyayari na yan sa mga mentors ninyo. So, hindi mangyayari sa inyo yan. Sinasabi ko na sa inyo. Dahil, kapag lahat kayo nagkaroon ng 100 recruits a day, maubos yung taon sa mundo. So, most likely, mangyayari lang yan sa less than 1% sa taas ng pyramid. Dahil it's mathematically impossible dahil finite ang tao sa mundo. So, parang low-key sinasabi niya na, oh, kapag 100 per day yung na-recruit or pumasok sa'yo, sa mga downline mo, ito yung kikitain mo. Pero sa totoo lang, it's too late. Para lang kayong bumili ng ticket sa isang flight na lumipad na aeroplano. Kasi nakapwesto na yung mga 1% na yan, yung mga upline. Yung sinasabi naman niya about dun sa fifth pair, may mga MLM na yung fifth pair mo is gift certificate na lang. Which is so dumb. So, hindi rin nila sinasabi yun sa'yo sa orientation. Ano ba naman yan? Naghirap-hirap mag-recruit. Tapos, biglang gift certificate na lang. Sabi niya nga niya na pag nag 100 recruits per day, may mga companies na up to 10 pairs a day lang or 14 pairs a day. Kaya nga, habang tumatagal ang MLM, usually yung mga upline, yung mga income nila, hindi na ganun lumalaki masyado. Unless mag-iba sila ng pangalan or pumunta sila sa ibang bansa at dun sila recruit. Dahil nasa-saturate nga yung market. Hindi yung kung naisip ko nyo kasing market saturation. Yung, ang dami-daming tao sa mundo. Pero they go by communities. Halimbawa, pupunta muna sila ng Cebu. Tapos, usually, di ba yung mga invite nila, yung makakilala, nandun din sa same community na yun. So, yun yung muna masasaturate. Tapos, yung mga tao, syempre, hindi kumikita. Ang gagawin nila, magkukwit sila. Which is good for them. Dahil habang tumatagal ka sa MLM, lalo ka lang napapabili. Kasi di ba meron nga silang mga auto-ship na hindi na sinasabi. Meron silang mga minimum purchase requirements. Ganyan. So, kahit hindi mo kailangan, in order na makakommission ka, kailangan bumili ka ng mga products nila. So, ang nangyayari yan, natu-churn lang. So, yung mga nasa taas, nandun lang sila. Tapos, yung mga nasa bottom of the pyramid, napapalit-palitan lang yan. So, hindi siya dumadagdag. Kaya nga, kasi kung exponential ang growth nila, edi buong mundo na kasali na sa Iamworldwide or sa mga MLM. So, kapag na sumali ka ngayon, usually, most likely, hindi mo na maaabot yung 100 recruits a day. Isang advantage ng company natin is rank-based income siya. Wala siyang maximum pairs per day, wala siyang daily flash out. Ang advantage natin, rank-based income. Ibig sabihin, importante yung rank dito. Yung rank mo, yung income mo, magdedepende sa rank mo. So, ang dami ko narinig, naku, hindi ko pa nga na-maximize yung income ko. Di ba? Hindi ko pa nga na-maximize. Pinagdadiamonds ako, di ba? Alam mo, pag ganyan yung thinking mo, 2 to 3 years from now, mapag-iiwanan ka. Maniwala ka sa akin. Pag ganyan yung thinking mo, 2 to 3 years from now, mapag-iiwanan ka. Mauunahan ka ng mga mentors na ang priority nila ay rank up. Di ba? Magugulat ka, di ba? 3 years na tayo. Pag hindi mo priority ang rank, 5 years ka.
So, sabi ngayon niya is iba daw ang Iamworldwide dahil ang Iamworldwide daw ay rank-based income. By the way, sa US, rank-based income din at isang account lang din ang pwede sa kanila. Pero, it's still a scam. So, according to FTC, ang pagkakaiba ng pyramid scheme at MLM, kapag naka-focus ka sa recruitment, probably a pyramid scheme. Kapag naka-focus ang isang MLM sa pagbebenta ng product outside the pyramid, it's probably an MLM. Ngayon, maraming ang MLM na nagkukunyari lang na MLM pero pyramid scheme din sila. Sa buong video nga na to, wala siyang sinasabi about sa pagbebenta ng mga products sa mga outside customers. Lagi niya sinasabi rank up at kapag sinasabi niyang rank up, it means you have to recruit or buy more products. Sasabihin ng mga iba dyan, bakit pag nagre-recruit naman ako, nakakakuha naman sila ng products eh. Ang wholesale sales, para sa mga taong gusto ring magbenta, hindi siya considered as retail sale sa outside customers. At ang sinasabi lang nila dito is rank up, recruit, recruit. Kahit na mas scammy, aminado ako, mas scammy at mas shady kapag multiple accounts. Kahit na one account lang ang Iamworldwide, it's still in the pyramid scheme spectrum. Kaya alam mo, wala ka pa rin nabubuong solid na grupo. Ikaw pa rin mag-isa. Or konti pa lang kayo, di ba? Ikaw lang lagi yung magaling, ikaw lang lagi yung nagka-top, di ba? Bakit? Kasi focus ka sa sarili mong income. Focus ka sa'yo. Hindi mo priority ang rank up. Ang networking, exponential yan. Basta may solid ka na leaders under you. For example, yung 3 years na income mo ngayon, eto ha, yung 3 years na income mo, example, kumita ka ng 15 million in 3 years ngayon sa IM. Bigyan mo lang, basta nag-build ka, basta ang priority mo rank up, meaning nag-build ka kasi left and right yun, di ba? 6 months or 1 year, no? Basta may leaders ka ha, yung kinita mo ng 3 taon, ikitain mo lang yan ng 6 months, 1 year. Baka mas maunahan pa, di ba? Misleading income claim. Kaya very important yung ranking, okay? Wag ang thinking mo, hindi ko pa nga na-maximize tapos mag-rank up. Hindi siya ganun. Ang ranking kasi maraming benefits yan. Unang-una, since rank-based income tayo, maximum income, di ba? Lalaki yung income mo. Pangalawa, nag-build ka ng solid na grupo. Left and right kasi yon. Hindi ka kasi mag-rank up kapag hindi ka nag-build left and right. Long term yon. Mag-benefit ng ranking sa hitting incentives, di ba? Parang sila mentor ka. Pag nagbibigay ng incentive ang company, automatic, nai-hit nila. Diba? Hindi direct selling, hindi through direct referral, hindi. Through pairing na. So, ang psychology ng tao, nag-respond tayo sa positive reinforcement, diba? Sa mga incentives. So, kung ini-incentivize mo ang pag-recruit ng tao at hindi yung pagbebenta sa outside customers, then, ini-incentivize mo pag-recruit. Then, you're focused on recruiting. Then, you are probably a pyramid scheme. Bakit? Kasi nga, nakahit na sila ng, kumbaga kasi nga, nakabuild na sila ng grupo nila. Ganun siya kasimple, okay? Kasi isip lang ng ganun, kaya namimigay ng incentive, kaya nagpapa-iPad tong upline ko, kaya namimigay ng cash tong upline ko, kasi para mag-rank up siya. Alam niyo, may mga ganung mindset, yung mga nakakaisip lang ng ganun, yun yung hindi nila priority, ang rank up. Yung mga nakakaisip ng ganun, meron pa silang natitirang logical thinking at critical thinking. Tapos, makikita rin natin dito na kahit na top earner ka na, kailangan mo pang gumastos para magbigay ng incentive para sa mga downline mo, para mag-recruit sila. Dahil nga, marami nang nakakaalam ng scam nyo at marami nang nakakaalam na yung mga promise nyo, mga sinulat nyo lang sa hangin. Diba? Hindi nila priority ang ranking. Basta yun lang yung goal nyo guys, no? Una, mag-rank up ka. Pangalawa, mag-build ka ng solid na grupo. Yun yung 2 goals mo. Una, mag-rank up ka. Pangalawa, mag-build ka ng solid na grupo. So, ang 2 goals lang is mag-rank up at mag-build ng solid na grupo. Ang rank up, kailangan mo mag-recruit at bumili ng mga products. Mag-build ka ng solid ng grupo is mag-recruit at yung mga recruit mo, mag-recruit. So, hindi mo goal magbenta ng mga barley sa mga kung sino outside customers. Sounds like a pyramid scheme. No holding off and coding. Sa multiple, ganito guys. Sa multiple, since may limit sila per day, for example, ikaw to, no? May existing team ka na, tapos may pumasok na 100 accounts sa'yo. Okay? Ang gagawin ng mga members dyan, si Mentor Kinik sabi niya, lagi kami di maka-encode noon.
Nade-delay check eh, di ba? So since may limit ang encoding, since may limit pairs sila per day, so syempre para hindi ma-flash out ang member, ang ginagawa nila, napipilitan silang i-hold yung pag-encode. No? Pag sarili mo kasi, kaya mo pang i-hold eh. No? Kunwari may hawak ka na 100 direct referral mo, kaya mo pang i-hold pag sarili mo. Pero, di ba, kaunti-unti, kaya mo pang i-hold yun. No? Kasi konti pa. Pero pag long term, pag dumadami na yung downlines mo, no, hindi mo na mapipigilan yan. Hindi mo na mapipigilan yung downlines mo mag-encode, lalo pag dumadami na, di ba? Pag dumadami na. Kaya maraming nababurnout, no guys, kaya ito nangyari talaga to sa labas, kaya maraming nababurnout. Kasi pinitigilan ng uplines ang downlines na mag-encode. Eh, yung iba, syempre, kailangan nila ng money, di ba? Panggastos everyday. Tapos, for example, ako, member ako ng multiple accounts. So, ang dami nang pumapasok sa akin account. So, gagawin ko sa downline ko, uy, huwag ka muna mag-encode kasi maka-flash out ako. So, nangyayari talaga yun sa kanila. Unang mababurnout dyan, yung downline mo, syempre, everyday may gastusin din yan. So, nakokontrol yung encode, nakokontrol din yung check nila. Pangalawang mababurnout dyan, sino? Yung mga new member, syempre. Di ba? Pag everyday na nangyayari yan, yung iba nga, alam nyo ba guys, umaabot na ng months, hindi pa na-encode yung mga tao. Meron nga ako nakausap noon, 3 months, 4 months, hindi na na-encode yung tao. Hanggang sa nawawala na lang siya. Kawawa yung nag-join, di ba? Siyempre, hinahanap nila yung online account nila, di ba? Ikaw mismo, imaginein mo, nag-pay-in ka ngayon. Tapos hindi ka pa, nag-pay-in ka ng ano. For example, nag-pay-in ka ng June 2020 until now, hindi ka pa na-encode. Anong ma-feel mo, di ba? Mag-burnout ka talaga. So, ganun nangyayari sa ibang company. Guys, normal na nangyayari yan. Okay, yung holding ng encoding. Kasi nga, may limits per day yung pairing nila. Okay? Wala akong masasabi. Ang masasabi ko lang, napaka-shady. Dapat illegal yun eh. Biro mo, nag-pay-in ka na, tapos, hindi ka pa i-encode in like months, kailangan mo pa maghintay para ma-encode. Parang ang... that should be illegal. Ang masasabi ko lang. Kasi kapag nagbayad ako, syempre, kailangan... makuha ko rin yung products ko, diba? Kasi, lalo ka pang hindi na-encode, lalo ka pang nandun sa dulong-dulo ng pyramid. It's a scam within a scam. Yun ang masasabi ko. Mag-thank you naman tayo kay Aika. Dahil kapag akong nag-expose noon, nasabihan na naman ako ng nag-iimbento. Ayan na, si Aika na mismo. Insider ng MLM, sasabihin nyo na naman, anong alam mo, hindi ka naman nandyan sa loob. Kaya pala, marami ding nagko-comment sa akin at mag-i-email sa akin na 4 months na nga daw, 3 months na daw, hindi pa nila nakukuha yung mga products nila. Parang inisip ko, bakit? So, yan, nasagot na ni Aika. Since wala tayong maximum pairs per day, hindi mo kailangan mag-hold ng codes or ng encoding. Kaya ang goal niyo para hindi mo ma-experience yung ganyan, mag-rank up ka. Okay? So, are you learning for teamwork? Ano ibig sabihin niya? Hindi ko gets kung bakit lagi niya sinasabi mag-rank up ka. Kahit naman yung pinakamababa pa yung kunin mo, hindi mo naman mararanasan yung holding ng encoding. So, kailangan talaga isingit niya ang recruitment. Ito kami before. For example, naka 7 accounts ka, naka-refer ka ng 8 na tao. Ako, naka-refer ka ng 8 tao. Usually, sa multiple accounts, hinihiwa-hiwalay yan. Okay, bakit? Sa mga naka-multiple accounts dito before, di ba, ang ginagawa natin dyan, hinihiwa-hiwalay natin. Bakit? Para ma-maximize yung ano natin, yung accounts natin, di ba? Normal yan ang nangyayari sa labas. In effect, ang effect niyan, pag ganyan yung nangyayari, no teamwork. Kasi nga, hiwa-hiwalay. So, pag ganito kasi, pag multiple accounts, hindi natin namamalayan, yung, kumbaga na-activate yung pagiging greedy natin unconsciously. Na-activate yung pagiging greedy nyo kapag nasa MLM kayo. No matter what MLM. Bakit? Kasi yun doon designed yung marketing plan eh. No? Kaya kasi ang focus namin before, pakitain yung sarili naming account. No? Hindi na namin naisip yung new members before. Multiple accounts or one account, yun talaga ang goal ng MLM. Pakitain yung sarili nila. Ngayon, pag ganun yung ginawa mo sa'yo, syempre, ano na yun? Monkey see, monkey do. Kung ano yung ginagawa mo sa'yo, sa structure mo, syempre, yung downlines mo, ganun din yung gagawin nila. So, damay-damay lang siya. So, dinibunk na naman ni Aika ang MLM industry dahil sabi nga niya, monkey see, monkey do. So, ang kadalasan na sinasabi ng mga MLM sa akin is, oh, there are only bad apples. Yung mga iba lang dyan, yung mga iba lang na unethical na tao, mga gumagawa ng ganyan, hindi ganyan yung industry ng MLM. No, it comes from the top. Dahil kung nakikita nga nila na ginagawa nga ng mga apply nila, which sila nga yung nagtitraining sa kanila, then they do that. So, it's an industry problem. Na mga shady talaga sila. Move na tayo sa IM account. For example, naka-refer ka ng 8 persons din.
Sa Iamworldwide, wala nang 4 lines, walang ganun. Sa Iamworldwide, 2 lines lang. So, 2 lines lang. Effect niyan, may teamwork. Kasi dalawang linya lang. Ang kausap mo lang dyan, dalawang tao or core group mo lang. Diba? Yung apat na core mo, etc. Sistema ng isa, sistema ng buong linya. So, move na tayo. Number 5, ito isa sa favorite ng madami, auto-spill. So, dito nababaliw yung mga networkers from other company, no? So, auto-spill. Sa Iamworldwide, once na sinunod mo to ng tama, no? Once na ginawa mo ng tama yung marketing plan, yung compensation plan, pag nag-strict ka sa one account policy, automatic yung spill dapat, okay? Sa multiple, ganito. Sa multiple accounts, for example, may 7 accounts ka, di ba? Tapos, may existing team ka na. Usually, ang ginagawa dyan, ako na-experience ko to dati sa multiple accounts, so usually, ang ginagawa natin dyan, ang ginagawa ko dyan, kinocompute ko, saan ko ba ilalagay yung, like for example, may new BR ako, no, OFW. Usually, ang gagawin namin dyan, ipocompute namin yan. Ipocompute namin saan kami may tatlong bangga, may times 4, ipocompute namin yan, tapos dun namin ilalagay. No, kahit mag-isa lang siya, dun namin ilalagay kung saan kami may maraming kita, or may maraming income. So, ganun sa multiple accounts, normal yan. No, instead na itulong natin sa iba, nilalagay natin sa own accounts natin para mas kumita tayo ng malaki kahit walang natutulungan. Yung promising spillovers, di ba? So, yung iba, pag nagpapajoin sila, sinasabihan nila, spillover lang kita, pero mga 6 months na, 1 year na, wala pa rin yung spillover nila, nababurn out yung tao, no? So, nasisira yung relationship nila. Tandaan nyo yan. Kapag sinabihan kayo ng kaibigan nyo na i-spillover rin kayo, malamang sa malamang, hindi mangyayari yun. Kaya nga, sinasabi ko rin na masisira yung relationship, masisira yung pagkakaibigan nyo, mawawalan kayo ng kaibigan sa MLM. At yung spillover na yan din is isa pa yan sa mga problema ko sa MLM. Alam na natin, acne tayo. So, alam na natin na yung mga nauna, yung mga top 1% of the 1%, yun na, nandun na sila, forever. Dahil ang trabaho talaga nila is i-motivate tayo. Tingnan nyo ako, look at my cars, look at my house, ganyan. Hindi na yan magbabago. Syempre, kailangan na makita ng mga tao sa baba, bottom of the pyramid, na may mga ilan-ilan din na mga umaakyat sa top of 1%. Para masabi nila sa atin na, uy, bakit si ganyan, bakit si Andrew, bago pa lang, pero nandun na siya sa top 1%. So, ang sagot dyan is spillover. Kasi, pwede naman talaga yung tulungan ng mga upline. Pwede nilang i-feed. Ang tawag doon, feeding. Pwede nilang i-feed yung mga referral nila sa iisang tao. So, depende rin sa target market ng isang MLM. So, for example, ang target market ng mga MLM is mga domestic helpers, mga OFW. So, sinasabi nila, work hard, buy this, buy that, rank up, ganyan. Pero, ang hindi natin alam, may mga gumagalaw ba sa likod? So, ang point ko dito, whether nangyayari man yun or hindi, hindi lahat ng tao ay equal sa MLM. So, hindi lahat ng tao is pwedeng maging katulad ng nasa taas dahil magkaiba sila ng time na sumali, magkaiba sila ng mga kakilala, hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari behind the curtain. Buti nga to si Aika is sinisiwalat na nila, di ba? So, kaya nga maraming hocus-pocus na pwede mangyari. Dahil wala naman talagang transparency ang MLM. Kaya nga, pinupush natin na magkaroon sila ng transparency. Ang spillover, hindi ito display, hindi ito libre. Sa lahat ng nakikita mo under you, pag inopen mo yung online account mo, responsibility mo yun, downline mo yun. No, hindi na kailangan sabihin pa ni upline. Pag nasa baba mo, automatic, no? Pag nasa baba mo, automatic, responsibility mo yun. No, marami akong naririnig ganito, ay naku, hindi ko naman DR yan. Wala akong RQB dyan. Na-experience yun na ba yun, guys? Hindi mo kilala? Kilalanin mo sila. Ano? I-add mo sa FB. Mag-usap kayo. Mag-effort ka. Ang requirement sa software is kailangan 1. Dalawang executive package, left and right. So, ano ba yung mga executive packages na yun? So, from gold to jade. Gold, either gold, platinum, or jade. So, pwedeng dalawang gold, pwedeng isang gold, isang platinum, pwedeng jade, isang platinum. Basta dalawang executive. Okay? And then, kailangan mover. Mover na rin siya. So, ano ibig sabihin nun? Kailangan meron na rin siyang sariling left and right. Now, isa pang nakita ko dito sa sinasabi ni Aiga is, huwag mo nang hintayin na sabihin
pa ng upline mo kung anong dapat mong gawin, blah, blah, blah. Akala ko ba ikaw yung own boss? Bakit kasi nasabihan? So, dinibank na natin na hindi ka own boss at ang dami pong pang responsibility. Akala ko ba meron kang time freedom? Bakit ang dami pang kailangan mong gawin? At bakit kaya susunod dito, eh, hindi mo naman to boss? Akala ko ba ikaw ang CEO ng sarili ng mga kumpanya? So, yeah, that's a lie. Diba, nagbigyan ka ng bonus, yun na lang yung gagawin mo, kikilalain mo sila, alagaan mo sila, diba? Treat mo sila as your own downlines, as your own DRs. Bakit ako sinesermon na nitong babaeng to? Eh, hindi ko naman siya boss, diba? Sarili ko nga yung boss ko. Nakaka-irita lang. Ang focus mo, sarili mo, na huwag ka tumingin sa taas, diba? Lagi naman sinasabi sa training ko, huwag kang tumingin sa taas. Pag nag-o-open ka ng account mo, ang makikita mo, account mo, pababa. So, ang focus mo, sarili mo, mag-rank up ka para ma-apply mo tong auto-spill na to. Nakakasunod? Kailangan mong tumingin sa taas dahil kailangan mo ng goal. Paano mo malalaman kung anong mga steps ang kailangan mong gawin sa goal mo kung hindi mo nakikita kung ano yung nasa taas? Ang nakikita ko dito sa MLM is kapag sumali ka, hindi mo nga alam kung ilang levels na yung nasa taas mo dahil nga sinasabi nila sa mga training na huwag kang titingin sa taas. Kaya nila rin yung sinasabi para hindi mo makita na you're in the bottom. I think so, in my opinion. Are you learning? Number no. 6, anti-kamada ang next realization natin sa one account. Sa multiple accounts, guys, ganito. Sa multiple accounts, anti-kamada, ibig sabihin, open ang kamada. Ibig sabihin nun, investment. Ibig sabihin, kumbaga, sa ibang company, open ang kamada, decide yung company nila that way. Meaning, kahit ilang accounts ang i-avail mo, ng same name mo, pwede. Kasi nga, dun decide yung marketing plan. Now, for example, ako before, dun nag-network ako. Tuwing nakakakita ako ng mga top earners sa ibang company, kumikita sila, no? Nagpapakita sila ng cheque. Babaliw ako noon. Nag may video sila, may mga picture sila. Isang linggo, 300,000, no? Isang linggo, 500,000. Minsan, 1 week, 1 million. Meron pa nga, 1.5 million. Naka-follow ako sa kanila noon. Nababaliw talaga ako. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, gusto ko din yan. Wag po tayong inggitera. Pero nung nalaman ko yung sistema sa labas, no? Nakwento lang din sa akin nila press. Nung nalaman ko yung sistema sa labas, investment pala yun. No, kamada pala yun. So, ibig sabihin, yung cheque na pinapakita nila, eh, sila din yun. Kumbaga, nag-a-avail sila ng maraming... Shocking! Shocking! Ilang beses ko na sinasabi sa inyo yan, pero sasabihin na naman nila na imbento ako, hater ako, o yan, sinasabi na ni Aika, sila din yun. So, lagi nyo tatandaan, gross income yun, hindi yan profit. So, pwedeng sila lang din yung mga bumili niya ng sarili nilang account. No, para mas malinaw sa mga bago, nag-a-avail sila ng maraming accounts, tapos yan, parang ganyan sa PowerPoint, ganyan yung structure, kaya siya lahat yan. Kaya malaki yung income, malaki yung cheque kasi, 'di ba, may mga DR yan, may mga pairing yan, etc., no? So sa labas, pera-pera na lang, no? So paulit-ulit na 'yon. Kaya minsan may fina-follow ka na mga top earners sa ibang bansa, minsan nakikita mo 500 one week, 'di ba? 1 million one week, 2 million one week. Mostly, no? Sa totoo lang, mostly kamada 'yon. Investment yon. Minsan, nagpapa-invest sila sa ibang tao, halimbawa, 3 million pesos, tapos ibibili nila ng maraming accounts, tapos naka-name sa kanila lahat yon. Kaya malaki yung cheque nila. Sila din yon. Walang downlines talaga yon. Walang solid na grupo yon. Okay, ang sistema doon, magpapa-invest, no? For example, ganito. Example, member ako sa ibang company. So, ang sistema namin sa company namin, kamada. Okay? So, halimbawa, meron akong kakilalang may pera, may di ba, maraming pera sa banko, ganyan. So, kakausapin ko tong taong to, lalatagan ko siya ng computation, di ba? Papakita ko sa kanya, example, 5 million na investment. So, sabihin ko sa kanya, pwedeng kumita yung pera mo, no? May interest yan, let's say for example, 10% to 20% per month. So, babalik sa'yo yan. Siyempre, yung negosyante na tagalabas, yung may pera na... So, if may magsabi sa'yo na ang interest ng utang is 10% to 20% per month, kung matalino yung tao at magaling siya sa business, hindi yun maniniwala dahil walang ganun. Scam lang yung mga ganun, 10% to 20% per month. Tapos may inganyo siya. Instead na sa banko lang yung pera niya, ang gagawin niya, di ba, mag-a-avail talaga siya noon. Ngayon, since maraming kapalit na products yun para sa member, di ba, halimbawa, may napa-invest ako worth 5 million. So, i-encode ko lahat yun, pangalan ko lahat yun. Kung may napa-invest ka ng more than 5 million, bakit ka pa mag-MLM, magtayo ka na lang ng legitimate business? Oh my. Yun, okay? Tapos, yung mga products na kasama doon, ibebenta ko yun isa-isa. Ibebenta ko yun isa-isa. Non-stop yun.
So ngayon, since may na-promise ako na interest, anong kailangan ko gawin? This doesn't make sense yung istorya din niya. Bakit ka magbebenta ng product ng isa-isa kung umutang ka ng 5 million? Hindi ba dapat magre-recruit ka na lang dahil mas malaki yung kikitain mo? So, it must mean na sobrang hirap talaga mag-recruit. Kagaya niya, sinasabi ko sa inyo, sobrang hirap mag-recruit. So, kaya siguro sila kumakamada is wala silang ma-recruit. Guys, since may kailangan akong bayaran na napa-invest ko, ang gagawin ko, magpapa-invest na naman ako sa iba. Another 3 million, 5 million, di ba? Para yung makukuha ko doon, yun na naman ipambabayad ko doon sa isang tao. Non-stop yun, guys. Non-stop yun. Alam niyo ang tawag sa ganun scheme? Anong tawag sa ganun? Rob Peter to pay Paul. Ponzi scheme din. So, rob Peter to pay Paul. Yun din yung ginagawa sa MLM. Ibig sabihin, kailangan niyang mag-rob ng tao para mabayaran niya yung isang tao. Rob Peter to pay Paul ang tawag doon. Non-stop yun. Kaya maraming nababaon sa utang, no? Hindi na nababalik. O maraming nababalik. Hirap ibenta yung products hanggang sa nagka-demandahan na. Hirap ibenta. Siya na mismo ang nagsabing hirap ibenta ang products sa mga MLM. Kaya gumagawa na ng mga Ponzi scheme yung mga tao. Yung relationship dahil sa pera, di ba, hindi na nag-usap. Ganyan sa labas, no? Guys, norm. At nasira ang relationship dahil sa pera, hindi na nag-usap. Lahat ng points ko ay sinasabi na dito ni VP Aika. Lahat ng points ko. So, ano, hater? Sinong hater? Ako or siya? Di ba? Totoo naman eh. Sobrang daming kawawa talaga. Kaya maraming nanenegative sa networking kasi hindi maganda experience nila sa company na yun. It's not about the company. May mga company na sobrang shady, shady as fuck. Iamworldwide, it's less shadier, but it's still more on pyramid scheme. Nawawala yung essence ng totoong networking. Di ba? Ang networking, ang networking naman talaga is all about building and helping people, di ba? No, networking is for the 1% of people to get money from the bottom, yung mga ini-invite mo. MLM is about deception. Deceiving people na kahit sino na sumali sa isang MLM ay pwedeng umaman kahit na math and logic says na hindi. Dahil nga, kapag nangyari yon, kahit na i-recruit mo lahat ng tao sa mundo, billion pa rin ng tao na mawawalan ng pera. Dahil sino ang i-recruit nila? Kaya, kapag nakafocus ka sa rank up, kapag nakafocus ka sa recruitment, you are a scam. Ito sa Pilipinas, naging scam na, no? Hindi naman scam ang networking, pero nagiging scam lang dahil sa mga tao. Scam ang networking, lalong-lalo na kapag nakafocus sa recruitment, katulad ng Iamworldwide. Ang goal nila, kumita lang ng pera. No, ninegosyo na nila ang networking. Pera-pera nila. Pera-pera na lang. Wait, ninegosyo ang networking? Akala ko ba negosyo ang networking? Para sa'yo, ang networking is to help and build people. Hindi ba kung gusto mong help and build people, dapat ang sinalihan mo is isang charity or isang non-profit. At by the way, Aika, sinasabi mo dito na ang networking ay para tumulong sa mga tao at help and build people. So, ano to? Gusto ko maging pinakamayaman na babae na networker sa buong Pilipinas. Pero sinasabi mo ngayon na, oh, masama tong taong to kasi ginagawang negosyo ang networking. I thought it was a business. Make it make sense. Kung ang goal mo ay pagtulong sa mga tao, di ba dapat yung system nyo is system na lahat ng tao kumikita? Bakit yung system nyo 99% of people ang hindi kumikita? Kung sa tingin mo, mali yung sinasabi ko, o tingin nyo sa inyo, 100% ng tao ay kumikita, then, eto yung income disclosure statement, download nyo, fill out nyo. I-fill out nyo yung income disclosure statement. Or else, umaamin kayo na 99% of people sa Iamworldwide ay hindi kumikita. Hindi pwede yung kinita, that this is, di nyo ibabawas yung mga ginastos para magbigay ng incentive, yung mga ginastos para sa mga product na kailangan nilang bilhin kahit hindi naman nila kailangan. So, kailangan kasama yon. And then,
give it to me. Iti-take down ko yung mga video ko na sinasabi na majority ng mga tao sa MLM di kumikita. Prove me wrong. Yung mga cheque na pinapakita nila, usually, fake yung income nila and fake yung results. Kasi nga, open yung kamada sa kanila. Dito, agree naman talaga ako na fake income at fake results usually. Ang hindi ako agree ay sinasabi niya na may anti-kamada ang Iamworldwide because makakahanap pa rin talaga sila ng loophole kung talagang ginagawa yun. At the fact na kailangan nilang kumamada para kumita sa MLM, it means that ang system ng MLM ay system for losers. Yung mga top earners doon, di ba? Pag nakakita tayo ng malalaking cheque, akala natin solid na network yun, pero 90% talaga, hindi na talaga. Kaya huwag tayong madadaan sa hype. No? Hype ang tawag doon eh. So, huwag tayong madadaan sa mga ganun. Di, eto, hype din to. Yung mga kotse nyo, hype din yan. So, pag ibig nyo sabihin, yung pagpapakita nyo ng mga kotse na ganyan, oh, you can do this too, hindi yan hype. That's also hype. Kailangan nyong ipakita is bakit namin bibilin yung mga products nyo, yung mga clinical studies na talagang nakakagamot ng cancer, yung barley, yung kung paano magbenta sa retail customers, hindi para, hindi paano mag-recruit ng tao, paano mag-build ng team. Kung kahit na million yung team mo, sino nang bebentahan nila? So, there's a finite number of people. Sasabihin nila, oh, may mga pinapanganak pa rin sa mundo. May mga pinapanganak pa rin sa mundo. So ano, bibentahan mo is infant? Kasi ako, kumbaga, okay naman yung naging effects sa akin dati. No? So na-inspire ako, na-motivate ako. Pero maraming kawawa sa ganung klaseng sistema. Okay? Pero ano bang sinasabi nila sa mga tao? Ang sinasabi nila sa mga tao, all you have to do is to believe and work hard. Recruit people, bumili ka lang ng mga products to qualify, at yayaman ka, which is not true. Isa talaga to sa mga favorite kong video dahil napakaraming na-expose ni Aika about sa multiple accounts. At kahit na sinasabi niya na mas okay ang Iamworldwide dahil sa one account or the beauty of one account, I'm still not convinced dahil lahat ng sinasabi niya are red flags of a pyramid scheme, kung ano mga ginagawa na Iamworldwide, puro rank up, puro recruitment. Sana may natutunan kayo ulit, at ang last favor ko sa inyo, please don't forget to like para sa algorithm and share this video to 2 people. At ask them to share this video to 2 people. Maybe, kung sinasabi niya, yun lang ang kailangan natin gawin, baka buong mundo, 7 billion of us, will watch this video. We are not sharing hate, but proper information to prevent business opportunity scams. Open in the comment section sa mga tanong nyo at iba pang suggestions to prevent people from getting scammed. And please subscribe para ma-notify kayo next videos. Always remember, the only people mad at you for telling the truth are the people who are living a lie. Bye!